Kaya po ang tanong, paano? Ang tanong po natin nung nakaraan ay paano ang tao ay makatanggap? Oh, so what is the means now for a person to be born again? At ang natalakay po natin nung nakaraan ay he must hear the word. And the word has life. John 6:63, sabi ni Lord, ang mga salita na binibitawan ko sa inyo ay espiritu at buhay. So ibig sabihin, kapag narinig mo ang salita ng Diyos patungkol kay Kristo, patungkol sa ginawa ni Kristo, ito po'y merong buhay. Those words are spirits and it has life. Actually, they are life. Hindi lang may buhay, kundi words, the message about Jesus Christ is life. And Jesus Christ that we are, or the very content of our message is life. Kaya po, ang isang tao ay walang kapanganakang mangyayari sa kanya kung wala siyang narinig. Kung meron man siyang narinig at wala siyang naintindihan, hindi po ito magpe-penetrate, magsisink in ang salita sa kanyang puso kung wala kang naintindihan. Kaya napakahalaga na maintindihan ng isang tao ang salita ng Diyos, because a man cannot be born again without hearing, understanding, and receiving the Word of God. Okay, ulitin ko ha. A person cannot be born again, cannot be born in the Spirit, cannot receive the life of God without hearing the Word, understanding the Word, and receiving the Word. Hindi mo pwedeng tanggapin ang isang bagay na hindi mo naintindihan. At hindi mo maintindihan ang isang bagay na hindi mo naririnig. Kaya nga po yung mga ibang tao na nagpahayag so-called without understanding, tapos hindi mo na nakita sa church pagkatapos, ibig sabihin, wala silang naintindihan. At pwede ko rin sabihin yung mga hindi po nagpapahalaga ng salita ng Diyos, hindi po nagpapahalaga ng kanila pong tinanggap, maaaring hindi rin nila naintindihan. Sabad ako'y naniniwala, ang taong nakaintindi ng kahalagahan ng buhay na tinanggap niya sa Diyos, lalo't higit ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo, ay mga taong punong-puno ng buhay ng Diyos. At ang taong merong buhay ng Diyos ay nagpupuri sa Diyos. Hindi ka magpupuri sa Diyos para bigyan ka ng buhay. No. Kung bakit ka nagpupuri sa Diyos, sabagat binigyan ka ng Diyos ng buhay. Hindi ka nagpupuri sa Diyos para pagpalain ka ng Diyos. No, nagpupuri ka sa Diyos sapagkat alam mo, pinagpala ka ng Diyos. Lahat ng bagay na kailangan mo sa mundong ito ay ibinigay na ng Diyos nung ikaw ay tumanggap sa Kanya. Kaya nga po, kapag naintindihan mo kung ano yung tinanggap mo, nung tinanggap mo pa yun ng Jesucristo, glory to God, at kung anong merong buhay ka, anong nature meron ka ngayon, you will glorify God with all of your hearts all the days of your life. Hindi pinipilit na magpuri ang isang taong merong buhay ng Diyos sa kanya. Hindi pinipilit na magpuri sa Diyos ang isang taong merong nature ng Diyos. Sabagat if that is the nature, your nature, the nature of God, it is your life. Hinahanap mo ito. Kung paanong ang isda, hinahanap niya ang tubig, ang tao na merong buhay ng Diyos, ipinanganak na muli, purihin ng Diyos, hinahanap niya ang sumamba at maglingkod sa Diyos. At kagalakan niya na ipahayag ang salita ng Diyos, sabagat nais niya na lahat ng mga tao, lalo tigit ang kanilang makamag-anakan, mahal sa buhay, ay matanggap din nila ang buhay ng Diyos. So, this is the life of a person who has the life of God in them. They will, it is their joy to praise God. It is their joy to share the good news. At alam nila kung anong meron sila ngayon. Glory to the name of Jesus. You know, question. Ito po yung question ni Nicodemus. How can these things be? Paano po mangyayari yon? And then the answer is this. Ito po yung sagot ni Jesus. Napakatalinghaga po kapag ang Panginoong Hesukristo ay sumagot. Pagka kayo po yung nagbabasa ng Biblia at uunawain po ninyo yung mga sagot ng Panginoon, punong-puno ng buhay, punong-puno ng karunungan. Kaya nga, if you want to gain wisdom,
if you want to have the power of every word coming out of your mouth, you have to know and understand the word of Jesus Christ. The word of Jesus is life, full of power, full of life.